busog na pangangatawan, no? Ngayong gabi na ito, ito po ang inyong lingkod sa ating arawang update, no? Dito sa lungsod ng Maynila patungkol sa krisis na ating kinakaharap sa ating siyudad, bansa at buong mundo tungkol sa COVID-19. At dito man lamang sa maliit naming kaparaanan, ma-update namin kayo sa mga naganap, nagaganap at magaganap sa ating lungsod. Mga kababayan, nais ko pong simulan yung ating pag-uulat sa inyo na ipaalam na ngayong araw na ito ay nagkaroon na naman tayo ng 27 na bagong COVID-19 virus carrier na taga-lungsod ng Maynila. Sa atin naman pong suspected PUIs, meron po tayong 50 na bago. At nasa inyo pong screen, mga kababayan, ang listahan ng mga komunidad na naapektuhan sa ating lungsod for your proper guidance, mga kababayan. At nais ko rin ipaalam sa inyong lahat na ngayon po ay nag-conduct po tayo ng about 99 swabbing activities sa mga PUIs natin sa ating lungsod. At meron po tayong 2,254 na naswab ngayong panahon ng krisis na ito. Yan po ang total na dami na naswab natin. Ang swabbing po, para po sa kaalaman ng iba na hindi pa nakasubaybay sa atin dito sa araw-araw na broadcast ng inyong city government. Ayan po ay ang ginagamit ng national government o particular na ng DOH at ng mundo. At yan po ay isang mabisa na pamamaraan na ginagawa ng ating mga health workers, mga professionals, sa mga frontliners. Kaya po hindi po tayo titigil at sapagkat marami naman pong tayong swab test na binibigay din ang ating national government. At nais ko rin kayong i-update, mga kababayan, na yung ating napadala, meron na po tayong 20, no? Today sa ating DQF o yung bagong tatag na Delpan quarantine na facilities. At marami na rin pong na-test doon. At apat nga po sa kanila ay nag-turn negative sa resulta. At sila po ay pinalabas na at pinauwi na sa kani-kanilang tahanan. And hoping that they will follow instructions. While you turn negative, you still continue to home quarantine. Less exposure until the 14th day of the date after nagkaroon kayo ng mga sintomas. But I'm happy for you sa mga kababayan natin na nag-turn negative. At 14 naman ang naidagdag natin, 14 na po ang napadala natin sa Ninoy Aquino Stadium. Ito po ay isang mobile COVID-19 center na itinatag ni Pangulong Duterte at yan po ay nandito sa lungsod ng Maynila. Kaya po mga kababayan, sa ating pong sa inyo po, no, at ako'y patuloy na makikiusap at nananawagan na tayo po ay sumunod sa mga alituntuning pinatutupad ng ating national government at local government with regard to ating ECQ, social distancing, and quarantine. Dahil this is the only way on how to flatten the curve. Madalas niyong napapakinggan yung salitang flatten the curve, pero hindi niyo naririnig yung paano mawala yung COVID, no? Para po sa kaibuturan o kakaalaman o impormasyon ng mga manunood, and I hope you're sharing this broadcast of your city government, kaya po ang kampanya is to flatten the curve is simply because to delay the exponential growth or exposure to our people. Ibig sabihin,
kailangan no hindi tayo mabulunan. O, sapagkat mabulunan yung ating mga ospital or medical facilities habang bumibili tayo ng oras na yung impeksyon ay hindi maiiwasan, pero kaya nating iwasan na palakhin yung impeksyon sa isang komunidad o sa isang bansa, for that matter. The reason, ang dahilan kung bakit ganun po ang approach ng ating pamahalaan at ganun din ang approach ng iba't ibang matatayog na bansa sa buong mundo ay sapagkat gusto po natin makabili ng oras to pave the way o bigyan daan, bigyan ng panahon ang mga siyentipiko na makapag-aral ng masusi upang magkaroon, hopefully, may awa ang Diyos, ng gamot o vaccine, no, laban sa COVID-19. Sapagkat hindi rin po kaila sa inyo, mga kababayan, na ang COVID-19 ay wala pa pong gamot o wala pa pong vaccine. May mga nailathala sa mga ilang babasahin sa mga medical institutions sa buong mundo. May mga meron silang tinatansya na by October o by December or early first quarter of next year. So if that is true and if that is possible, so kailangan bumili po tayo ng halos 10 buwan na oras na huwag lumaganap at maapektuhan ang kalusugan ng ating mga kababayan na maaring magdulot ng kamatayan. Ikinalulugod natin at ipinagpapasalamat natin sa Diyos na marami rin gumagaling. While it is true, on the other hand, may mga namamatay. Kaya po, ang pinakamabisa at susi ng tagumpay na pababaing yung exposure ng COVID-19 sa ating community ay kailangan magkaroon tayo ng mga tinatawag na discipline or kusang disiplina, no? Mga pamamaraang simpleng kaya namang gawin ng bawat individual. So, I hope maliwanag sa inyo why the national government and the local government is gearing towards that journey with regard to ECQ, curfew, and social distancing. Alam ko po na pagod na kayo, nakakainip, nakakayamot. Gusto nyo nang maging normal ang buhay natin. Gusto nyo nang mabalik sa dati. Sapagkat emotionally, psychologically, and economically, apektado na kayo. Nauunawaan ko po kayo. Pero lahat ng bagay na yan, kaya natin nararamdaman dahil gusto na natin itaguyod ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. No? Lahat yan mababaliwala sa pagpuporsige ninyo, pagtataguyod ninyo na magbuti ang inyong katatayuan sa buhay. No? Kung ang lahat naman ng iyong pamilya ay magkakasakit dahil sa ikaw ay na-expose. Kaya po, konting ingat lang, mga kababayan. Talaga pong mahirap po ito, itong ating kinakaharap. Pero nauunawaan ko po kayo. Kaya po ang inyong pamalang lungsod naman sa maliit nating kaparaanan ay gumagawa ng mga pamamaraan upang maibsan man lamang ang isa sa mga marami ninyong suliranin, particular na yung ating mga makakain o mga konting ayuda na pwedeng maibigay sa ating mga pamilyang Manileño. Hindi po kami titigil, hindi po namin kayo iiwan. Kaagapan niyo po kami sa krisis na ating kinakaharap sa syudad, sa bansa, at sa mundo. Kaya po nais kong i-update kayo na ngayong araw na ito ay nakapagbigay po tayo ng 16,395 na food box. At ang iba naman po ay nakuha ay nasa plastic bag, no? Marami sa kanila nakakuha ng food box at yung iba naman ay nakakuha ng plastic bags. Almost the same lang po yan, yung laman yan.
ito yung mga pagkain o mga pangunahing kakailanganin natin sa ating bahay. So as of today, we have delivered 405,866. Bukod pa dyan, kung maalala po ninyo mga kababayan, nakapagbigay po tayo ng 606,000 families din ng tigtatatlong kilong bigas. Nakapagbigay din po tayo ng 600,000 na washable mask at ang ating mga, yung tinatawag natin na almost 610,000 families, no, na nagkamit naman ng 1,000 pesos bilang ayuda para may karagdagang pambili ang bawat pamilyang Manileño. So, mga kababayan, at ang mga sumunod nating ginawa ay ito namang ating mga senior citizen, mga estudyante, no, bilang tulong at ayuda ng pamahalang lungsod. Kanina po ay nagsimula na pong ipamigay. Kahapon, ibinigay na po ang mga ang ating mga senior citizen assistance, no, at kanina man nagsimula na yung ating PLM. No? Ito pong nakikita nyo sa screen, ito po yung maalala ninyo na ilan sa mga barangay na hindi pa nakakuha, nakuha na po nila ngayon. At natutuwa ko at yung mga taga-Baseco na nanonood ngayon, ang inyo pong barangay official sa pamumuno ni Chairman Diana ay nagsuli po ng 2,053,000 pesos. Maraming salamat sa katapatan ng ating mga barangay na kapag sumusobra at wala na sa listahan yung mga nailista nila o hindi nag-i-exist yung mga nailista nila ay itong sinusoli nilang pera ninyo. At kapag the move na nagsusoli ang ating mga barangay official ay ito namang siya rin ginagamit natin at ipilit nating pinaabot sa mga hindi pa nayayakap o naabot ng pamahalang lungsod. Kaya muli sa inyo sa Baseco at sana po gamitin ninyo sa tama yung mga pera na ibinigay sa inyo ng pamahalang lungsod. Yan po ay mga buwis na galing sa mga taong nagtatrabaho, nakaluluwag. At yung buwis na yan ay ibinabalik sa tao through services. At nais kong ipaalam sa ating mga kababayan mahihirap na kayo ang madalas na nakikinabang sa mga buwis na binabayad ng ating mga kababayan. Kaya masakit tingnan sa iba at sa mata ng iba na kung saan yung itinutulong sa atin ng pamahalaan ay may ilang individual na nakukuha pang magsugal, magbingo, magsabong, and so on and so forth, pati magiinom. Kaya kayo tinutulungan ng pamahalaan dahil sa pagmamalasakit namin sa inyo. At yan ay isang pamamaraan na kung saan maibsan din namin na kayong sabi nga niya, if I'm not mistaken, sinabi po ni Pangulong Magsaysay, those who have less in life must have more in law. If I'm not mistaken, yun po ang sinabi ni Pangulong Magsaysay. Kaya po sana po naman ang panawagan ko kapag kayo nakatanggap ng mga ayuda sa pamahalaan, ito po ay bagay na inyong pagpasalamat sa ating Diyos at sa ating mga taxpayer. So, muli po, yan po mga kababayan. At nakuha na rin ng Baseco ang pondo para sa mga senior citizen at PLM students at PWDs. At yung usaping PLM students, ngayong araw na ito ay nakatulong ho natin ang ating MTPB. No? Maraming salamat sa ating MTPB. Sila po ang ginawa natin ay mag-deliver ng mga ayuda para sa ating mga PWDs at sa ating mga PLM students sa buong Maynila. May mga barangay pa po na hindi nabibigyan today. Baka lang po hanapan nyo si Chairman. Antabayanan naman ninyo, amin pong ilalathala ang mga barangay bukas. Ilalathala ang mga barangay na nakatanggap na ng ayuda ng gobyerno para sa ating mamamayan patungkol sa ating mga PWDs at PLM students. At may awa ang Diyos, no, may awa ang Diyos, ay matatapos na rin ang listahan ng UDM students at grade 12 at mga solo parents. Pero ngayon po, inais ko munang pasalamatan
itong ating mga NTPB. Although hindi nila trabaho yan, pero nakatutuwa po na sila po mismo, no? Eh, sila po mismo talagang voluntaryong tumutulong sa ating pamahalaan upang maghatid ng ayuda sa mga nangangailangan nating kababayan. Sa mga bata naman na nakatanggap ng 3,000 at 4,000, kung isipin ninyo mga bata, mas malaki pa ang nakuha ninyo sa mga matatanda. Hinihikayat ko kayo na gastusin ninyo ang salaping nakuha ninyo sa pamahalang lungsod na ipambili ng mga kakailanganin ninyo sa bahay. Itulong ninyo sa inyong magulang. Alam ko po, namimiss yun ng gumala, namimiss yun ng gumimik, o namimiss yun ng mga bagay-bagay na dapat nai-enjoy ng isang bata. Pero marami pa namang panahon, mga bata. Marami pang pagkakataon. I think the logic behind why the city government addressed you and included you today is for you to extend assistance also to your family, sa nanay ninyo, sa tatay ninyo, sa lolo't lola ninyo. Magkaganon man, mabalikan ko saglit ang tungkol naman sa UDM at mga grade 12 at solo parent. Umasa po kayo sa lalong madaling panahon kapag nailista natin ay naayos ang listahan natin, agad namin ipadideliver ito sa kani-kaniyang barangay. At para again, para sa impormasyon, ilalatala namin ang mga barangay na nakatanggap na ng mga ayudang nabanggit ko. Mga kababayan, tuloy-tuloy po ang ating Kadiwa Rolling Store. Bukas ito'y mailalagay sa Sampaloc ulit, no? At sa ating mga kababayan Sampaloc, bukas ng gabi ay magsisimula na po ang ating pinatutupad na executive order na kung saan ang buong Sampaloc ay malalagay sa hard lockdown. Kayo po ay hinihikayat namin na makiisa. At the end of the day, ito po ay mas ikabubuti ng lahat sa Sampaloc, mga kababayan, at sa buong Maynila. So tuloy-tuloy lang po yung ating Kadiwa store. At again, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng inyong pamahalang lungsod in our own little way na tulungan ng mga estudyanteng na stranded dito sa lungsod ng Maynila. Sila po ay malayo sa kanilang mga magulang sa kani-kaniyang probinsya. Sa maliit nating kaparaanan, no? Katulad na rin ng ating mga street dwellers, homeless, ay kinakalap at kinakalinga ng inyong pamahalang lungsod. At nais ko pong pasalamatan ng personal si Pangulong Duterte sapagkat nagpadala po siya ng 200 pieces na PPE. Ito pong mga PPE na to ay ginagamit ito ng ating mga frontliners to President Rodrigo Roa Duterte on behalf of the people of Manila, your people. Thank you very much po, Mr. President. Maraming salamat din po sa isang fellow Filipino sa inyong donasyon na 1,000 food packs. No? Ayaw po niya magpapangalan. Ito isa po isang Pilipino na nagmamalasakit sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Maraming maraming salamat. Maraming salamat kay Ms. Winnie Yang through the Office of Secretary Panelo para sa inyong donasyon na 2,000 pieces na surgical mask. Maraming salamat din po sa Chiang Kai-shek College Alumni Association Incorporated. Sila po ay nagpadala ng 800 sacks of rice, no, sa mga taga Chiang Kai-shek. Yan po. Maraming salamat sa inyo, mga taga Chiang Kai-shek. Thank you very much. Maraming salamat din sa Ali Herbes para sa 4 boxes of apples, 4 boxes of pears para sa Delpan Quarantine Facility at Santa Ana Hospital. No? Maraming salamat din kay Mr. Jean Henry Luillier. Alam niyo po ba yun? Si Henry Luillier, siya po ay may-ari ng Cebuana Luillier. Para po sa 1,000 pieces FDA-approved rapid testing kits. Maraming maraming salamat, Jean Henry Luillier.
Siya po ay namit ko sa Cebu noong mga ilang buwan na po ang nakakaraan. Personally, kaya po Mr. Sa pamilya ng Cebuana Luvillier, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa College of Holy Spirit Alumni Foundation and Rotary Club of Makati Dasmariñas through Elisa Miranda Cua and Veronica Phoenix Villavicencio para sa 50 pieces na PPE for Santa Ana Hospital. Maraming salamat sa inyo. At sa National, maraming salamat sa National Grid Corporation of the Philippines. Ito po ay isang government corporation. Ayan po. Sila po ay nagbigay ng 22,500 kilos of rice, 7,500 cans of tuna, 7,500 cans of corned beef, 30,000 cans of sardines, 7,500 packs of biscuits, and 7,500 pieces of milk. Maraming salamat, National Grid Corporation of the Philippines, sa inyong pamunuan at lahat ng kasapi ng National Grid Corporation. On behalf of the people of Manila, maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat din sa mga tumulong sa nasunugan sa Barangay 105 na ripak na po at pinadala ninyo na na-distribute natin sa ating mga kababayan na sunugan doon. San Miguel Corporation, Pure Foods Lunch and Meat, Star Corned Beef, Pure Foods Corned Beef, La Pasita Brojas. So, yan po ay binigay ng San Miguel Corporation. At Sean Weld Limited and Bango BPO Incorporated, maraming salamat sa inyo. Nagpadala kayo ng 50 sacks of rice na 50 kilo per sacks, 50 bottles of 3.6 liter alcohol, distributed to fire relocation frontliners MYRC, RAC or RAC, and Manila Boys Town. May Kenny Food Corporation, used clothes, 10 sacks of 25 kilo rice, 200 packs of pork tocino for Del Pan Evacuation Center. Yung pong ating Del Pan ay yung po yung nandoon yung ating dalawa po yan, no? Yung Del Pan Quarantine Facilities na itinatag natin na dating Evacuation Center naging Del Pan Quarantine Facilities for our PUIs to address COVID-19. The other side, yung po yung basketball court. Doon po may mga tent kung saan doon natin binabahay yung ating mga homeless at street dwellers sa lungsod ng Maynila. Sila po ay pinakakain ng agahan, tanghalian at tapunan. Sila po ay may palikuran at binigyan din sila ng mga hygiene kit para habang sila ay nasa pangangalaga ng pamahalang lungsod ay kahit pa paano naman ay merong mga ayuda at pangangalagang maiparamdam natin sa kanila na sila ay kasapi din ng ating lipunan. Maraming salamat sa mga donations. Again, Attorney Michelle Lapus, Food for a Week, Hot Meals for Homeless at Del Pan Sports Complex. Si Attorney Michelle ay sa pumbahagi ng pamalang lungsod. Empleyado po namin sa City Hall. Maraming salamat, Attorney Michelle. Angie King of Victoria Court, 189 sandwiches for our homeless. Ateneo de Manila University, 101 food packs for employees of Manila Boys Town Complex. Maraming salamat sa Ateneo de Manila University family. Sagulay Farmers Association from Indang, Cavite, 280 bags of farm fresh vegetables for Justice Jose Abad Santos Hospital Frontliners. Councilor Unulim, ito po yung taga-distrikto namin na konsehal. And Mr. Kenny Chai, 3,000 t-shirts, 250 packs of 5 kilos rice. HTA Family and QFAM Family, 100 packs of hot silog meal for the homeless. Thank you very much. WIC Organization, Michelle Cruz and Mickey Merer, 500 pieces pandesal, 200 pieces and 3-in-1 coffee, 200 pieces styro cup for the homeless in Del Pan. At para na rin po sa impormasyon ninyo, nadagdagan po ang ating pasilidad para sa mga homeless at street dwellers na dyan na po yung iba naman sa may San Andres. Aming pong napag-alaman, halos kumigit kumulang 200 homeless
at street dwellers na hindi po taga-lungsod ng Maynila. Sila po ay naglakad ng kasagsagan ng ECQ papasok sa Maynila galing sa Metro Manila. Magkaganon pa man, just try to show good, practicing good neighborhood. Sa sila po kahit na hindi po taga-Maynila ay atin po naman silang kinakalinga. So dalawa na po ang ating lugar para sa mga homeless at street dwellers. Liberty Food Mart Incorporated, 2,000 pieces raisin bonds. Philippine Foremost Milling Corporation, 801 loaf bread. So, yan po mga kababayan, ang ating pong ulat ngayong gabi, particular sa COVID, dinagawa ng lusod. At bukas, i-update namin kayo, mga kababayan, para sa mga iba pa nating mga mamamayan na pinapangarap namin na abutin sa panahon ng krisis na ito. So muli, mga kababayan, ako po ay nananawagan sa inyo at paulit-ulit nananawagan. Sumunod po tayo sa quarantine. Sumunod po tayo sa curfew. Sumunod po tayo sa social distancing. These are simple guidelines. Rules na duplicable and easy to follow. Alam ko po, lahat tayo, pagod na. But hold on. Let's continue all together, sama-sama, na labanan itong krisis na ito. Ang kalaban natin ay si COVID-19. Ang pamahala ninyo, hindi po kami titigil. Kayo naman ho ay may responsibilidad sa inyong sarili at pamahalaan din. Sama-sama natin labanan ito. At kung di man kalabisan, mga kababayan, bago kayo matulog ngayong gabi, isama natin sa panalangin na ang may mga sakit, nawa sa awa ng Diyos ay hagkan ang kanyang kamay na gumaling na yung ating mga kababayan. Sa mga nahihirapan, sana bigyan na ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na makaluwag sa buhay. Sa mga sumakabilang buhay dahil sa COVID-19, ordinaryong tao o frontliners, ipanalangin din natin sila sa Diyos. Sa mga pamilyang naulila ng frontliners, ipanalangin din natin sila na malagpasan nila ang dalawang pagsubok sa buhay nila. Una, sa krisis ng COVID-19. Pangalawa, sa mga sumakabilang buhay na mahal nila sa buhay. Maraming salamat sa inyo, mga pamilya ng mga frontliners. Sa mga frontliners, ipanalangin din natin sila, doktor, nurses, health workers, police, barangay official, and government officials, if I'm not asking too much. So muli, mga kababayan, may awang Diyos, makakaraos din tayo. Always remember, at the end of the day, tayo-tayo rin na magkikita sa finals. Walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. So, magandang gabi. Hanggang sa muli, pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first.